kumuha ako ng laptop ng hulugan, pwede ko i-deduct yung tax ko kasama yung interest? The answer is depende. Pero yung re-recommend namin, yung 8% income tax rate option, hindi mo pwedeng ibawas ang laptop or any business expenses. Since simple tax compliant siya, simplified na siya, ang pwede mo lang ibawas sa income mo is yung 250K non-taxable income per year. So, ganun lang siya. Meron naman yung isang way ng pag-file ng tax na pwede rin naman sa'yo. Yung pwede mong ibawas si laptop, yung graduated income tax / itemized deduction. Pero minsan, hindi pala minsan, madalas, mas makakatipid ka pa rin kay 8% income tax rate option. Tapos marami pang added requirements si itemized deduction tulad ng bookkeeping. Ire-record mo lahat ng expenses mo. So, ayun, na-outweigh niya yung deduction mo dahil nga nakakapagod. And madalas pa, mas mura pa rin yung simple tax compliance, si 8% income tax rate option. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancer's BIR registration and freelancer's tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.